Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Buddy Proy at welcome back po dito sa channel natin. So, ang topic sana natin gagawin yung overload release sa contactor. Kaya lang po, hindi dumating yung in-order natin sa online. Saka isa pa, yung isang contactor para doon sa forward reverse. Pero dahil may bagyo, so hindi po dumating yung mga in-order natin sa online. Kaya ito po ang presentation ko ngayon. Ang presentation natin, nabasa ko po ito sa comment doon. Sinabi niya doon na, Sir, by deploy, gusto ko sir, pwede ba yung may manual switch sir, tapos may master switch. So ang ibig niyang sabihin, pwede kang mag-manual sa ilaw, tapos may master switch ka na pwede mong i-direct iilaw lahat. Yun ang nakita ko. So, gusto kong subukan kung kaya ba natin. Pero yun ang gagawin natin ngayon. So, kung makikita nyo dyan, yan po ang gagawin natin. Gagamit po tayo ng 3-gang na switch. Pero mas maganda, ipalapit na lang natin yung camera para lalong maintindihan. Kaya, ang topic po na presentation natin ngayon ay paano mag-install ng master switch na lighting. Yan po ang i-install natin ngayon. Ito po yung diagram natin. So kung mapapansin yung diagram natin, tatlong switch po na 3-gang po. Switch 1, sa switch 1 natin, dalawang ilaw. Sa switch 2, dalawang ilaw pa rin. Sa switch 3 natin, dalawang ilaw pa rin. So may line 1 natin na black wire at saka line 2 natin na white wire. So ang ibig po sabihin doon sa nabasa ko po sa comment doon natin sa channel, ito po ang ibig niyang sabihin. Sabihin natin ganito yung area ng bahay nila, yung area sa luti. Tapos dito yung center na bahay nila. Yan ang bahay. Tapos, ang gusto niya, ibig niyang sabihin, may ilaw po dito, may ilaw dito, saka may ilaw dito, at saka may ilaw rin dito, at saka dito. So, ang ibig sabihin nito, pag switch mo dito sa switch 1, ito po ang mag-iilaw, dalawa. Tapos, sa switch 2, dito ang mag-iilaw. Tapos, sa switch 3, ito na po ang mag-iilaw. Ang gagawin po natin sa install, manual muna po. Saka na yung master switch. Yung master switch na gagawin natin, isang switch lang iilaw po ito lahat. Pero dahil may manual switch tayo, uunahin po natin muna ito. Yung manual switch muna tayo. So, ito po ang diagram natin. So, kung mapapansin nyo dyan, may black wire sa taas. So, mag-wiring po tayo dito sa black wire natin. So, yan, makikita naman black wire sa line 1. So, ito yung black wire. So, dito tayo maglalagay po. So, yan ang black wire natin. So, tapos yung white wire sa line 2. Line 2. So, dito ang line to. So, ito white wire. So, dito yung line to. So, yung makita mo yung line to, dumaan po sa switch natin. Sa 3-gang switch. So, dito yung switch. Dito tayo daan. So, yan. Tapos, uunahin po natin dito sa switch tayo. So, mag-umpisa po tayo sa switch. So, ito yung cover natin sa switch. So, gagamit po tayo ng 3-gang. So, ito. So, dito tayo mag-umpisa. So, sa 1-gang tayo. 1-gang. So, ito. Tapos, ito dagdag na naman para sa 2-gang natin. So, dalawa na. Tapos, tatlo. So, 3-gang tayo, 3-gang. So, i-push nyo lang. Ayan. So,
3 gang, switch 1, switch 2, switch 3. So makikita naman sa diagram natin, is 1, is 2, is 3. So gusto ko lagyan na lang ito ng marking para hindi tayo mawala. So 1, 2, 3. So yan, nakalagay switch. Tapos dito sa switch 3, dito makikita nyo po, magja-jumper po tayo dito para masupplyan po doon sa line 2 natin. So ganyan ang mukha. So i-jumper natin, dito tayo mag-jumper o dito sa baba. So depende kung saan natin gusto. So ganyan ang position sa switch. So dito tayo mag-jumper. So makikita dyan, yung 1 at 2 naka-jumper doon sa S1 at S2 natin. So dito natin i-jumper. So makikita nyo po, naka-street tapping po sila. So ito yun, street tapping tayo. Tapos yung line 2 dito, dito yun magka-top. Titingnan nyo yan dyan. Yo. Yun ang switch. So dito natin ilagay. So ngayon po, dito tayo mag-umpisa sa switch 3. Switch 3 para doon sa line 2 natin dahil line 1 lang tayo sa block. Yan muna. So ito po yung line sa line 2 natin patungo doon sa switch 3. Nilagyan ko na lang ng marking 3 para hindi tayo mawala. So wiring na natin doon para sa switching natin. Yan. So dito natin ilagay 3, nandiyan 3, switch 3, dito natin ilagay sa switch 3. Ayan. So meron na tayong switch 3 dito. Pangalawa, yung switch 2 natin, linya natin dito sa pangalawa. So naglagay rin ako ng marking 2. So ilagay natin dito. So yun ang line natin dito sa switch natin. Pero switch to white wire po gamit natin. So hindi mo wala, ni mark ka dyan, dalawa. So tapping natin. So 2 tayo. So number 2 marka dito. So 2 dito natin ilagay sa 2. Dito. Yan. Tapos 1. So ito yung 1 natin, may lagay 1 ko. So may 1. So dito natin yung 1. So ito yung 1. Punakan natin. So dito yung 1. So ngayon kumpleto na po yung wiring natin sa switch 1, switch 2, switch 3. So dito tayo mag-umpisa mag-tapping sa switch 3 tayo, switch 3. Dito tayo switch 3. So ang gagawin po natin dito, mag-umpisa po tayo sa block. So lahat ng block, yung nakalagay dito na B, black wire po yan. Tapos dito sa baba na W, white wire. So naka color code pa rin tayo para madali pong masundan. So tapping tayo mag-umpisa dito tayo sa switch 3. So dulo doon sa dulo, dalawang ilaw sa isang switch. So itong dalawa, tapos nakatap yung black wire. So ito yung black, tapos yung ilaw sa black at itong black. So dyan natin itatapping yung black sa line 1. Tapping natin. So yan, tapos tayo sa black na wire. Dito tayo sa switch, sa white, white. So white, tapos white. Tapos yung switch natin na pinatakbo natin, white rin. So puro white, hindi tayo mawawala, white. So tapin natin yung white. Ngayon po, tapos na po tayo sa switch 3 natin dito. So safety muna natin yung wire dito. Wire safety.
So ayan. Tapos na po tayo dito sa Switch 3. Sa Switch 2 tayo dito ngayon. So Switch 2, ganun pa rin. Topping yung black sa taas. Black. Saka black. Tapos nakatapos sa black wire line 1. Itong line 1 natin. So dito natin itapping yung black. Ibalatan muna natin. So yan, natapping na natin yung black. Tapos sa sunod, ang gagawin natin dito tayo sa switch 2. So ito yung wire sa switch 2. Dito nakatap sa white. So white sa line 2. Itong white, itong white. So yan, tatlong white dito sa pangalawa nating switch. So yan. So tapos na po tayo sa switch 2 natin. So sa switch 1 tayo. So ganun pa rin, yung black sa line 1 at saka black. Ito yung black. Tapos itong black sa ilaw sa line 1. Tapos yung supply sa line 1. O ito, o black. So tapping natin dito. So yan, tapos tayo sa black. Dito na lang po tayo sa switch 1 na white. So ito yung switch. So may nakalagay na indicator sa 1. Switch light natin. Tapos nakatap yung light sa white. White. So white. Saka white. So dito natin itapping. Yan. So ngayon tapos na po ang tapping natin. So so testing muna tayo ngayon. So medyo yung wire natin nalabas. So ilalagay muna natin dito kasi yung wire nasa labas po. Dito natin ilagay yung 2 at 3 natin. So gagawin natin ngayon, ikakabel po natin dito ngayon. Ayan. So ang gagawin po natin ngayon, mag-tester. Gamit po tayo ng tester. So, titingnan natin sa tester, wala bang short circuit yung ginawa natin. So, may tester tayo, sitting natin sa times 118. So, dito yan, nakikita ba? So, tester tayo. So, ito po yung tester. So, ito po yung line 1 at line 2 natin. So, nakikita naman yung black, yung line 1, saka yung white natin dito sa line 2. So, ito. I-tester natin kung wala bang short circuit. So makita nyo sa tester. O yan, gumalaw. Tapos tingnan natin may short ba. So wala po siyang short. So kahit naka-switch na itong mga kuha natin, walang short. So ibig sabihin ko walang short circuit dun sa mga ginawa natin connection. So pwede na tayong mag-testing. Pero itapping po na muna natin itong line 1 at line 2 sa breaker natin dito. So, lalagyan muna natin ng bulb kasi walang bulb. So, ang gagawin po natin ngayon, ibig sabihin dito, sa isang switch, dalawa po ang iilaw. Kung makikita nyo sa diagram, isang switch dito, dalawang iilaw. Sa switch 2, ganun pa rin. Dalawa pong iilaw. Tapos sa pangalawa, pangatlo natin na switch, ganun pa rin. Dalawa ang iilaw. So, kung napapansin nyo po, ang ginagamit natin na junction box dito is utility. For demo purposes po, ginamit ko ang utility box kasi po dalawa yung dadaanan sa wire na butas dito. Kumpara doon sa junction kasi hindi makadaan yung wire natin na position sa pagdemo. Pero ito for demo purposes lang po ang ginamit natin, utility. Pero doon sa actual naman talaga, junction box po ang ginagamit sa pagwawiring po talaga. So for demo purposes po ang ginamit ko utility box. Para kadali natin magawa yung plano natin dito kasi dalawa kasing butas kinalanan eh. Ang kikilalanin natin. So ngayon po, switching na tayo. Ang gagawin natin, i-switch natin to. So dalawa po ang ilaw sa isang switch. So switch natin. So umilaw po yung switch natin. So yung pangalan nyo, marami pong nagtatanong sa atin doon na sabi nila, Buddy Proy, bakit umilaw yung kabila instead na
yung sweets mo, isang gang, tapos ilaw yung iba. Yung ibig sabihin kasi dito, palagang sinasabi doon sa channel natin sa comment, magkalapit kasi ang bulb, so switch off natin. So parang sumama po ang bulbs sa katabi. So para makita po natin, lalagyan ko ng takip dito para makita nyo po na hindi umilaw yan. So kasi pag walang ganyan, parang umilaw kasi, tingnan nyo. O parang umilaw, pero hindi yan umilaw kung titingnan nyo, naka-off. So sa mga previous video ko, sa transcript view na makikita nyo, umilaw po kung titingnan nyo kasi magkalapit kasi ang bulb. So kung tanggalin ko yan, parang umilaw. Pero refleksyon yan talaga, kung makikita nyo naman talaga ang refleksyon. So i-off natin. So yung switch to na naman tayo, switch to. So dalawang ilaw, ganun pa rin. Hindi po talaga yan nag-ilaw. So refleksyon lang talaga saka dito, refleksyon lang. So i-switch off muna natin sa kabila, yung dalawa, yun. So ganun pa rin po, talagang refleksyon na yan kung makita nyo. Oh. So off natin. So i-switch natin lahat. So success po tayo sa manual na switch kung ito po ang gagamitin. Ngayon po, switch off muna natin. Ngayon po ang gagawin natin, yung master switch na tayo. So ito, kasali ito sa master switch. Yung master switch natin, separate yun sa manual. Kung instead na gamitin mo itong manual, okay lang. Saka kasama rin yung master switch. So ipapakita ko muli sa iyo yung gan natin, explanation. Ito po, yan. Ito pag inilaw, kung hindi mo gagamitin to, yung master switch ang gagamitin natin dito. Iilaw po lahat ang anim na ilaw. Ang purpose kasi doon sa master switch natin, pag may magnanako po nakapasok sa bahay, hindi mo na kailangan lumabas at mag-switch doon sa manual switch. Kasi ang delikado doon, baka nakapasok yung magnanakaw, baka masaksak ka, may dalang kusilyo yung magnanakaw. So ngayon, itong master switch natin, nakalagay doon sa master bedroom po ang switch na yun. So hindi mo na kailangan lumabas at mag-switch dito. Mismo doon sa kwarto sa master bedroom, iilaw po lahat sa light sa labas. Kaya yung magnanakaw, mataranta yun. Tatakbo siya dahil iilaw po lahat. Sabihin natin dito lang ang ginamit sa bahay na ilaw. Tapos paghating gabi may nanako nakapasok, i-switch on mo yung master switch, iilaw po lahat ang ilaw. So yun ang advantage sa master switch. Ito po ang master switch diagram natin. So palapit ko na lang muna. Gagamit po tayo ng contact relay. Dalawang contact relay ang gagamitin natin dahil tatlong normally open po ang gagamitin natin. So sa mga hindi pa alam kung paano gamitin yung contact relay, may lalabas po dyan sa taas na white tag. Pakiclick nyo yan po kung gusto nyo malaman yung paano magfunction ang isang contact relay, paano ba siya gagawin. So kung makikita nyo dyan sa white tag na lalabas, kung gusto nyo i-click dyan, diretso po nyo makita kung ano ba ang function sa contact relay. Yung sinasabi lang, mechanical relay. Ito po ang switch ng master switch na mangyayari. Pag switch natin sa master, dito sa master switch, gagana po ang dalawang contact relay. Pag activate sa dalawang contact relay, magkuklose po ang normally open dito ng mga contact, normally open sa contact relay. So pag close dyan, mag-short po lahat itong linya dito. So magiging line 2 natin dyan. So iilaw yan lahat. Aside sa manual na ginagamit natin. So ipilit muna natin dito. So makikita ba yung diagram natin? Ganito po ang mangyayari ngayon. Gagamit po tayo ng dalawang contact relay. So ito po ang contact relay natin. 10 ampere po ang contact relay natin. So dito natin ilalagay. So may holder po tayo sa contact relay natin. So dito natin ilagay dito. So paano ba maglagay sa contact relay? May holder po dito. So dito. Yan. Tapos ito contact relay natin. So ito po mag-wiring po tayo sa contact relay. So
magbigay po ako ng idea dito sa contact relay natin. Ito po ang diagram sa mechanical relay o contact relay. Ito po ang connection po doon sa contact relay. So ang gagawin po natin ngayon, magwa-wiring po tayo. Ito po ang susundin natin na diagram. Dito tayo mag-umpisa sa contact relay 2. So ito po yung contact relay 1 at saka contact relay 2. Kung mapapansin nyo sa diagram natin, may nakalagay na Y. Yun ibig sabihin, yellow wire po ito. Yellow, ang gamit niya, contact relay 2. So ito, contact relay 2. Ito po. So gagamit po tayo ng wire. Ito, yellow po ang wire na gagamitin natin. Tapos nakatap siya doon sa switch. So buksan na rin natin ito. So ang gagawin natin, itapin muna natin sa normally open sa contact relay. So normally open yan sa number 5 at saka sa number 9. Normally open. So itapin pa natin ito. Y at saka Y. Nakakonnect po siya sa S2 at saka S3. So makikita po yung S1, S2, S3. So dito makikita nyo sa S2 at saka S3. Ito S3. So dito natin itatapping. So makikita naman dito yung normally open. So yellow. So ito po itapping natin. So kahit magbaliktad po, okay lang. Tapos dito sa S2. So makikita naman yung S2, S3, S2. So ang gagawin muna, hindi muna natin tipan kasi may darating na wire na red. So magtatapping po dito. So hintayin muna natin red ang ipapasok natin. So ititip naman natin to yung makikita naman dito yung S2 at saka S1 red wire sa normally open sa contact relay 2. So ito yung contact relay 2 natin. So may nakalagay dyan po na R red at saka red. Tapping po siya sa S1 at saka S2. So ito yung S1, ito yung S2. So red wire ang gagamitin para hindi tayo mawala. Red wire. So ito makikita nyo, red wire. So normally open. So dito sa kabila, normally open. So tapping muna tayo. Tapping natin dito sa kabila. Yung kabila, makikita nyo po dito sa 8 at saka 12. Normally open. Sa kabila, yung yellow, 5 at 9. So narandito yan, normally open. Tingnan nyo dito sa S1 at S2, red at saka red. So S2, S1 natin sa switch. So dito natin itapping. Tuloy muna natin ito. Tapos yung isang normally open, nakatap po dito sa S1. So yung red dito sa S2, yung isang red naman nakatap dito sa S1. So ito yung S1 natin. Yan, S1. So huwag muna natin tipan yung S1 dahil may isang normally open na papasok yung sa contact relay 1 dito. So white wire ang papasok po dito na magtatapping. So huwag muna natin itip. Ipapasok muna natin yung white dito sa contact relay 1. Ito, contact relay 1. So white. Ito yung white wire. So dito natin itap sa kabilang normally open sa contact relay 1. So ito yung contact relay 1. Contact relay. So ito yung contact relay. White dito nakalagay. So itong white, itatapping natin dito sa S1. So ito yung S1 wire. So isali natin dito. Kunin muna natin. Yan. So tapos na po tayo dito sa switch 1, switch 2, switch 3 natin sa normally open sa contact relay 1, contact relay 2, contact relay 2. Ito. So yung isang white dito, netong wire na to sa normally open, maglalagay po tayo dito ng dito sa kabila. Contact relay 1. So ito 1. So nakatap sa normally open. So ang ginamit ito dito sa normally open, so 8-12. So kahit dun sa dalawa, pwede kayong mapili. So dito natin itap.
Ito po ang magbibigay switch natin ngayon. Patungo doon sa ito yun. Yung switch patungo dito sa line to. So bago po tayo mag linya sa switch, sa master switch, hindi pa natin nabigyan ng supply yung contact relay 1 at contact relay 2. May supply po ito. Kung makikita mo yung may black wire at black wire. So supply po 220 po ang supply sa contact relay. So hindi pa natin na-wiringan sa supply. So makikita naman black at black na connect sa line 1. So black. So stable muna ito. Gagamit tayo ng black. 14 at saka 13 po ang supply sa contact relay. So dito yung makita sa laba, 14 at saka 13. So kahit daan dalawa doon, pwede lang po magkabaligtad kung saan kayo mag-line 1 or line 2. So ang gagawin natin ngayon, maglalagay po tayo ng supply dito sa contact relay kasi wala pang supply yung contact relay natin. So unahin natin yung black. So black, dito tayo mag-upisa sa contact relay ito. So black. Ipasok ko dito. Ito yung black sa contact relay ito. Sa contact relay naman sa 1, black. Nakatap sa black wire sa line 1. So ito yung black wire. So itatapping natin dito yung black. Black, black. So balatan natin. So ngayon tapos na po tayo sa line 1. So line 2 tayo sa line 2. So white ang gagamitin natin, white wire. So white wire. So ito yung white. So doon sa kabila, dito po yung line 2. Kung makita nyo yung line 2 natin. So yung contact relay 1 at so nakakonnect po sila doon sa contact relay dito sa white natin. So ito yung white. So dito yan nakakontact yung dalawang wire na white sa supply dito sa normally open. Ito po yung normally sa contact relay natin. So dito natin yan ikong-contact tapos doon na natin idaan doon sa switch. So konektado po itong tatlong wire na to. So itap natin. So nakakonnect po yung tatlo. Tingnan nyo, white, white. Nakatap sila sa normally open na white dito sa contact relay 1. So itong dalawa, ito, itong dalawa, tapos yung dalawa na white, takatap sa normally open na white. So ito yung maliit na wire natin na white. So contact po sila dito lahat. Tingnan nyo yun. So ang gagawin natin, yung master switch natin, gagamit tayo ng isang switch. So ito yung switch na gagamitin natin, na master switch. So may switch dyan nakalagay. So yung natapping na natin yung dalawang white, asaka yung sa normally open. So itong wire ngayon na patungo dito, ito yung sa switch natin. So ilagay natin switch natin ito. Kung magaganyan, so dito natin ilagay. Tapos yung sa taas na wire, yung dito natin, makikita nyo dito, patungo po ito sa line to. So ibig sabihin yung white dito, dito na wire. So dito yan kukuha ng isang linya. So white. So lahat naman yan white o dito. So maglalagay pa tayo ng isang wire dito para magbigay supply doon sa line 2. So ito yung line 2 dito. Ito yung line 2 na white. Ito makikita naman dito. So dito tayo kukuha sa switch para supply dito. So ito na po yung master switch natin. So yung master switch dito naka-connect sa line 2 natin na white. So ito dito, ito yung white dito. Ito yun, yung line 2 natin. So dito yan magko-connect. So ito na po yung master switch natin. So tapping tayo. So gagawin natin, ikakabay na natin yung mga switch para hindi marunitin yan. So yan. So yan switch natin. So ganyan na muna. So yung mga switch. So mag-testing po tayo ngayon. Susubukan muna natin kung wala bang short circuit doon sa connection natin.
So, gagamit po tayo ng multi-tester. So, makikita ba dito? Hindi na makita. So, dito na. So, 16 times 10. So, ang gagawin natin, yan. Tingnan natin kung wala bang short circuit. So, isit natin sa times 1 tayo kasi may resistance coil kasi baka makamala natin na short circuit ito. So, times 1 tayo, sitting. Tapos, so, yung tester natin, weak yung battery ko. So, yan. So, tester tayo. So, yan. Dito ko ilagay. Tapos, dito ko ilagay. So, walang short circuit, search na lang ang temperature. So, walang short circuit. So, okay po ang plan pa natin. Connection natin. So, naka-switch po lahat. Ito, switch, switch. So, wala. So, off natin. So, testing na po tayo ngayon. Subukan natin yung master switch natin. Dapat, pag-switch po natin dito sa master switch natin, ilaw po lahat dyan. Pag itong master switch. Tapos, kung i-off natin, pwede tayong mag-manual. So, subukan natin. Subukan natin. So, switch natin. So, ngayon, sa master switch tayo mag-umpisa. Kung ilaw ba yan lahat. So, tama po ang plano natin. So, nakikita nyo po, nag-activate po yung contact relay 1 at contact relay 2. Ito po ang master switch natin. So, i-off natin. So, in case na gusto mong i-switch on, kung ito nakalagay ito sa master bedroom. Tapos ito, sa entrance door mo ito sa bahay, ito yung manual switch mo. So, ibalik natin yung manual switch natin. So, ilaw yung dalawa. So, number 2. Ilaw yung number 2. Saka yung number 3. Ngayon, ipagpalagay natin yung bahay natin. Ipakita ko muna yung pakita ko sa inyo. Ito yung bahay niya sa center. Tapos ang gusto niyang ilaw dito lang at saka dito. So sa switch to tayo. So dyan lang ang ilaw dalawa. So dito at saka dito. Kasi magabi na. Sabihin natin pagkagabi may nakapasok dito na magnanakaw. Ito po ang emergency switch. Pwede po itong gamitin para mag-ilaw po lahat. So, i-switch natin para makita po natin yung master switch. Yan po ang mangyayari. Hindi ka pwede lumabas doon na lang para mag-switch doon. Doon lang sa kwarto, sa master bedroom. Pwede mo nang gamitin yung master switch natin. So, i-switch on natin. Off. So, off muna natin to. So, switch on natin yung master switch. So, off natin. So, yan muna po ang master switch natin. Ito po, mag-i-ending na po tayo. Pero nasanayan na po natin kasi na mag-shoutout na naman po tayo ngayon. Pero bago po tayo mag-shoutout, may ipapaalala po muna ako sa inyo. Kasi gusto kong humingi ng paumanhin po sa mga loody natin, sa mga followers, at saka subscriber natin. Kasi isang week na po na wala akong internet. So, ibig sabihin, hindi na ako naka-reply doon sa mga comment doon. Kasi po, naputol yung internet namin dito sa bahay. So, hindi pa po na-restore. Kaya ang ginawa ko, kahit hindi yung nag-restore, gumawa pa rin ako ng video. So, kung in case na dumating yung ma-repair na po ang internet, so, pipirado na po na may video tayong ipapalabas. Kaya humingi po ako ng paumanhin po sa inyo. Kung napapansin nyo, wala pong comment doon dahil one week na ngayon, wala po akong internet. Kaya humingi po ako ng paumanhin sa mga ludi, sa mga subscriber natin. Kaya sorry po, pero pag na-restore ko yun, babawi tayo. Lahat po ng re-replyan po natin yung mga comment doon. So, ito po, ito, hindi pa nawala yung internet ko. Nakalag na ako ng mga shoutout doon. So, hindi po ito marami kasi yun, abutan po tayo sa problema doon sa internet. So, 11820. So, medyo yung iba hindi na nakasali dito. Pero sa second batch na lang po yung mga hindi natin dito ma-shoutout kasi
wala po tayong internet. So, shoutout po tayo. So, shoutout natin si Sir Danny Imperado. Sir, magandang araw dyan sa'yo, Sir Danny. Saka shoutout din natin si Vincent Mirati from Mabalacat, Pampanga. Uy, magandang araw dyan sa'yo, Sir Vince sa Pampanga. Saka shoutout din natin si Sir Owen Intia. Magandang araw dyan sa'yo, Sir Owen. Saka shoutout din natin si Sir Janil Rubles from Laisaris, Northern Samar. Uy, Bisaya ni. Sir, mayang adlaw ni mo dia sa Samar, Sir. Sir Janil. Saka shoutout din natin si Sir Michael Galima. Magandang araw dyan sa'yo, Sir Michael. Saka shoutout din natin si Sir Arthur Matic Sinupor. Sir, magandang araw dyan sa'yo, Sir Arthur. Saka shoutout din natin si Sir Jimmy Malsi from Valenzuela City. Sir, magandang araw dyan sa Valenzuela City, Sir Jimmy Malsi. Saka shoutout din natin ang Batang Makulit TV watching from Jeddah, Saudi. Shoutout sa mga Al-Kisi Boys, ang King Abdulaziz University Maintenance Department. Ay, mga maintenance kini, OFW ni, mga Batang Makulit TV. Sir, magandang araw dyan sa'yo. Kunting ingat yan, sir, sa Jeddah, Saudi, sa mga Batang Makulit TV. Saka shoutout din natin si Sir Dudoy Ku from Quezon City. Sir, magandang araw dyan sa Quezon City, Sir Dudoy. Saka shoutout din natin si Sir Nilson Lagbayo. Pa-shoutout diri sa It's BC. So magandang araw dyan sa iyo, Sir Nilson. Saka shoutout din natin si Sir Richard Santua Official. Ah, isa po siyang vlogger. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Richard. Saka shoutout din natin si Usilito Aquino. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Usilito. Saka shoutout din natin si Sir Matthew Bakatan. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Matthew. Saka shoutout din natin si Sir Carlo Calibod from Baybay Liti. Bisaya ni kay Liti. Sir, mayong adlaw ni mo din sa Liti, Sir. Sir Carlo Calibod. Saka shoutout din natin si Sir Marcos Baron from Balabagan, Lanao del Sur. Nagtrabaho po sa Manila. Uy, Bisaya ni Lanao del Sur na nagtrabaho siya sa Manila. Nimpala din si Sir Sir Marcos. Sir, ayo das Manila, Sir. Amping. Sir Marcos Baron. Saka shoutout din natin si Sir Manly Toliro. Magandang araw dyan sa iyo, Sir Manly. Saka shoutout din natin si Rasik G. Putong from Dasmariñas, Cavite. Sir, magandang araw dyan sa Cavite, Sir Rasik G. Putong. Saka shoutout pa, so si Sir Leo Nanali from Osamis City. Uy, Sir, Bisaya ni, may adlaw ni mo din na sa Osamis City, Sir. Daara ba diri ang Berhin sa Kuta? Basta mo na ko da, Sir. Mudagkot niyo ko da kay Miraculous ng area diya sa Berhin sa Kuta. Saka the last but not the least, si Sir David Tis from Baguio. Uy, maginaw dyan sa Baguio, Sir. Magandang araw dyan sa iyo, Sir. Sa Baguio, Sir David Is. So ito po, maliit lang talaga kasi nawalan tayo ng internet. So wala na. Second batch na po. So pipilite ko yung nakita yung mga pangalan yun sa pangalawa natin. Saka huwag niyo pong kalimutan pong mag-like, saka mag-share, at saka mag-comment po kayo doon kung hindi nyo nangyayon kung anong topic yun. Saka huwag nyo rin kalimutan pong mag-subscribe sa channel natin para palagi po kayong maka-update. Saka maraming salamat po sa pagsubaybay po palagi dito sa channel natin. Hanggang sa muli po, nakita pa rin tayo dito sa